Kasi pag bumili po kayo ng sobrang taba ng baka, ay baka wala na po kayong pwedeng idagdag. Magandang araw po mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus dito sa Adelaide River Farms. Sa ngalan po ni Pastor Julius sa likod ng kamera at of course ating partner si Paul Alcoriza. Wabati po kami na isang magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag ng aldaw yung apod na Luzon, mayong unto diya sa Visayas, mayong unto po diri sa Mindanao, and of course sa southern na Luzon. Magandang araw po sa inyong lahat. So, ito po, may nag-iwan po ng question sa Facebook page po natin. Simula po sa araw na to ay subukan po nating sumagot ng mga ilang tanong, no? So, ngayon po, medyo mainit-init pa. Mula po kay Bugs Manalo. Sabi po niya, magandang araw po, Busing. Gusto ko po sana sumubok ng baka. Bago lang po. Ano po ba dapat i-consider pagbibili ng alagain? Salamat po. More blessings. Bugs, maraming salamat. Sana sa sunod, ilagay din po ninyo kung saang probinsya po kayo nang gagaling para malaman po natin. Pero, ang sagot po sa iyong tanong, bago ko po sagutin yung tungkol po sa baka mismo, ang dapat po talaga is, ano ba ang pwede niyong ipakain? Kasi, tulad ng sabi nga ng kasamang Paul Alcoriza, madali po yung pag-alaga ng baka, napakadali po na. Ang pinakamahirap po is, mayroon ba tayong ipakain? Kasi, lagi po natin sinasabi, kung gusto niyo pong mag-alaga ng baka ng efficient, ibig sabihin, mabilis lumaki at maganda ang kita, number one key po dyan ay yung tinatawag po nating efficiency. Dapat, ang source po ng pagkain ay pare-pareho araw-araw. At kung hindi po maiwasan magbago ang pagkain, dapat meron po kayong enough inventory para po matransition po ninyo. So, tandaan po natin, 80 to 100% ng pangangailangan ng baka po natin ay yung tinatawag po nating roughage o damo. 20% lang po yung tinatawag nating concentrate. Bakit po ganon? Unang-una po, mura lang po yung damo at pwede lang po nating itanim. At ang pangalawa po, sobrang mahal po ng concentrate. At kung puro concentrate po ipakain po natin sa baka, unang-una magastos at pangalawa ay hindi po siya efficient. So, yun po. Ngayon, sa pagpili po ng alagaing baka, ang number one po i-consider natin is yung potential. Yung potential po ng baka. Yung po bang baka natin ay hindi pa sobrang taba. Kasi pag bumili po kayo ng sobrang taba ng baka, ay baka wala na po kayong pwedeng idagdag. So ano po dapat ang bibiling po natin baka? Ito po normally yung tinatawag po natin score 2 to 3. Yung hindi po masyadong payat, pero hindi naman po mataba. Kasi kailangan tayo po magbabalyuan, tayo po magpapataba. Ngayon, ang nire-recommend po natin, dapat po yung bakang patabain po natin ay hindi po mababa sa 300 kilos. Ideally, gusto po natin is mga 350 kilos. Bakit po natin gusto na ganyan na po yung timbang? Kasi yung baka po na payat na 350 kilos, ay sigurado yung kanyang buto is fully developed na. Kasi importante po yan sa baka na ang ating pong patabain ay yung mga baka po na fully developed na po ang kanilang skeletal system, yung kanilang buto. Dahil titingnan po nyo, may video po kami ginawa dyan, pag ang baka po na pinataba po natin, ay hindi pa po fully developed ang kanilang skeletal system, pinakain po natin sila ng high protein na pagkain, ihinto po yung pagtubo ng buto at magsisimula po yung pagtubo ng muscles. At pag tumubo na po yung muscles, hindi po yan maganda ang kanyang tinatawag na average daily gain dahil nababansot na po siya. Ibig sabihin, nagmumukha na po siyang baboy kasi wala pong enough na skeletal system para mag-support. Samantala, pag mahaba na po yung baka, kaya pag sa edad po normally, that is 18 months pataas, ang gusto po natin, no? Sa Pilipinas, wala po tayong masyadong choice. 18 months pataas ay pwede na pong ipatining. Pero sa abroad po, normally, pinipili po natin ay between 18 months to 4 years old. Yun po yung window na efficient pa po yung kanyang paglaki. Pag medyo matanda na po sa 4 years old, medyo mahirap na rin pong patabahin. Pero ang lagi po natin sinasabi, katulad po sa amin sa Adelaide River Farms, pag mayroon pong payat, na kahit gaano po pakatandang baka, basta mayroon pong potential, lalabanan po natin yan. Importante po, yung acquisition cost. So, acquisition cost mo, Bugs, dapat hindi mas mataas kaysa doon magiging ceiling price mo. So, tansyahin mo yan. Kaya, ang sinasuggest natin,
bumili ka ng baka na malaki na. Kasi pag ang baka ay malaki na, halos pwede mo nang bilhin yan ng 4 kilo. Hindi na po yan yung bultuhan. Pag bumili ka po ng turite, bultuhan po yan. Ibig sabihin, binabayaran mo po yung potential at binabayaran mo po yung buhay. Pag yung turite po ay fattening mo, masyadong matagal po yung aantayin mo at masyado po maliit yung margin po pag kinumpiyot po ninyo yan sa oras, sa pagod. So dapat malaki na yung baka at within 70 to 100 days or maximum of 120 ay dapat na-harvest mo na. So kailangan, titingnan din po ninyo, walang sira yung kuko. Dahil pag yung paa po ay may sira, pag mamamaga po yung paa, mahirap pong patabain yung baka na yan dahil hindi niya po masupport yung kanyang karagdagang timbang. At pag hindi po na-support ng baka yan, kusa pong hindi kakain ng marami yan dahil alam po niya, bibigat po siya pag kumain siya ng marami. So number one, dapat buo na yung skeletal system, kaya nire-recommend natin is 18 months pataas. Dapat maayos ang paa, walang sugat, walang kuko na umuusli kung saan masakit sa paglakad. And of course, siguro minsan i-consider din po natin yung lahi. No? Yung mga straight Brahman po dyan, napakamadali pong patabain yan. Pero pag na-cross po yan ng native o kaya yung native, minsan dahil nga po mababa lang yung skeletal frame, tataba pa rin po yan. Kanya lang, hindi po kasing efficient po na magagandang lahi ng Brahman. No? May nagtatanong po sa akin yung Endo Brazil. Mahirap sa experience ko po, napakahirap pong patabay ng Endo Brazil. Ito po ay dahil mukhang kabayo po yung kanyang katawan. So between Endo Brazil and Brahman, pag fattening po, pupunta po ako sa Brahman. Pero may mas mga efficient pa po dyan, yung mga tinatawag po natin flatbacks o yung mga Euro crossbreed, meaning 50% Brahman with 50% Simmental, Angus, Herefords, no? Yung mga cross o Charolais, magaling din po yan sa feedlot at masarap po ang karne yan. And of course, ang pinakamasarap sa lahat, ang Wagyu, pero limited pa lang po yan. Kaya pag-pray po natin, nakadalawang generation na po kami rito, si-share po namin yan sa inyo. So muli, Bogs, thank you po sa iyong tanong. Sana nasagot po namin. Importante po, pagkain muna. Pagkain, bago po yung baka. And then yung baka dapat yung malaki na. Of course, ang alan po ni Pastor Julio sa likod ng camera at ni partner Paul Alcuriza, kami po'y nagpapasalamat. At sige, magtanong po kayo at pilipitin po namin sagutin on a regular basis po niya yung mga tanong. So mga YouTube follower po namin, pag may tanong po kayo, pumunta po sa Facebook page kasi doon po kami nakasubaybay lagi. Pero of course, huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe po ang aming YouTube channel at ang aming Facebook page. Sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon.